again in this channel. So ngayon, we will start another series of video or playlist about Google Apps advanced tips, tricks, and techniques to improve our productivity at work. And in this video, we will start on Google Keep Notes application of Google. So, Google Keep Notes is a very powerful note-taking service developed by Google. And now, we will explore the Google Keep features on how to extract text from image. And then, next, we will try or extract handwritten text. So, very interesting, right? Next, we will make a to-do list. No? Instead of notes, these notes we will convert into a to-do list. So, next, we will add a collaborators. So, for collaborative activity. So, this is useful if you working in a team. So, everyone has access to your notes. Next, we will set a reminder of your notes. Set natin sa time or place, no? Pwede sa place. Pag pupunta ka sa isang lugar, tapos para huwag mo makalimutan, may gusto kang bilhin, pwede mong maset as reminder yung lugar or place mismo. So without further ado, let's start. So dito, meron akong hard copy ng printed na ito, agreements. Yan. So, meron akong hard copy. So using my cellphone, pipicturan ko ito using the Google Keep. Okay? So yan. So picture natin. And then meron din akong sinulat. So ito yung sulat ko, sulat kamay. So part ng agreement to, yung part ng hard copy. So try natin itong picturean para ma-try natin extract yung text from a handwritten. So picturean din natin to. Okay. Ang Google Keep Notes ay nagsusupport din siya ng automatic synchronize. Pagka yung device or yung cellphone mo is connected siya sa internet. At saka yung computer is meron ding access sa internet. Pero sa activity natin ngayon, we will be using the Google Keep Notes from the computer. Pero pwede din siya sa cellphone. Pagka wala kang available sa computer. So, to access sa Google Keep Notes sa iyong computer is you can open a Google Chrome browser. So ito, Google Chrome browser. And make sure connected ka sa internet. And type in the URL keep.google.com. Yan. So ma-access mo yung Google Keep Notes. Or you can also access using this 3x3 box. So ito. And hanapin mo sa Google Apps. Yan, mga Google application yan. Yung Keep. Yan. Keep. So click mo lang siya. So same. Ma-access mo yung Google Keep Notes. So to add a note, so dito lang. Type mo lang dito yung title tsaka Keep Note. Pero basic lang yan. So madali mo na yung pag-aralan. Dito tayo. So una, ating i-extract yung text galing sa picture na ito. So, click mo lang yan. Tapos dito sa baba, meron yung more. No? Yung 3 dots. Okay? So, click natin yan. Tapos dito, merong grab image text. So, using that features, we can grab the text from the image. Okay? So, yan. So, nandito na siya. So, ito, pwede mo na siyang ma-copy-paste. Right-click, copy din. Edit mo sa Microsoft Word o saan man. Ganyan lang ka, madali. So ngayon, try natin itong handwritten. So ito yung sulat kamay ko. Try natin ito i-extract using those features also. So click natin, more, and grab image text. Yan. So, very useful, right? Try naman natin itong isa. Ito is masyadong maliliit yung sulat at saka ang didikit-dikit pa siya. So try natin i-extract, no? Using those features also. Okay? Click natin yung more
Then, grab image text. Yan. So, grab natin yung image. Kita nyo is, meron siyang image text grab. So, dito sa baba, so, siyempre ito is, ito yung nakasulat dito sa itaas. Yan. So, computerize yan. So, huwag yung ano natin ito. Ito yung sulat kamay, di ba? Okay? Prior. Hanggang prior lang, di ba? So, itong sa baba is from dito sa footer at saka yung mga keys sa keyboard. So, delete na natin ito. Delete. Yan. Kasi yung mga computer keys sa keyboard ng ating laptop. So, ito. So, makikita nyo, kaya niyang i-extract yung sulat kamay. No? Of course, kailangan mong i-validate kasi hindi naman lahat is tama yung pagka-grab image. Pero, makakasave ka ng oras, di ba? Okay, so yan yung kung paano natin i-extract yung text from photo to editable or computerized. So next nating alamin is yung paggawa ng to-do list. Okay? Yung notes natin, gawin natin to-do list. No? So sample ito. Ito na lang sample natin. Halimbawa, itong bawat number is mga task yan na gagawin. So makikita nyo, hindi pa siya naka-to-do list. No? How to convert? Ganito yan. Dito sa baba, meron yung more. Click mo yung more. Tapos, show checkbox. Okay? So, click mo lang yung show checkbox. Magiging checkbox na siya. So, magiging to-do list na siya. So, pagka natapos mo nang gawin, pwede mo na siya i-check. Yan, para magiging tapos na siya. Yan, yung atas. Pagka natapos mo nang gawin, wow, ito yung mga activity mo sa buong araw. Yung mga dapat mong magawa. So, meron kang to-do list. So, madali lang siya. At madali mo lang balikan kung saan yung mga hindi mo pa natapos. Yeah. Next is, paano ba tayo i-add natin yung collaborators? Halimbawa, itong notes na ito, marami kayong gagawa. O, halimbawa, ito yung mga tasks ninyo, marami kayong gagawa. O, teamwork kayo dito. So, kailangan, i-add mo sila dito sa notes mo. Mga dapat gawin para alam mo kung natapos na or nagawa na or ano pa yung mga dapat gawin. So, kailangan natin i-add yung collaborator. So, dito sa baba, merong icon dito na collaborator icon. So, click natin yan. Tapos, dito, type mo lang yung email ng iyong ka-collaborator. Halimbawa, type ko lang yung email. Type ko yung email ng collaborator at manunotify na siya at ma-access niya niya itong notes na ito. Okay? So, yan yung paano mag-add ng collaborator. Next nating alamin is magsiset tayo ng reminders. Okay? Ito. Click mo lang dito sa baba. Mayroong icon dito. Marang pamukhang bell. Ayan. Bell icon. So, click natin yan. Tapos dito, mayroong option na kailan, no? Pwede tomorrow, next week, or place, no? Pwede mong ma-pick yung date and time, specific date and time. Lagay mo lang dito. Okay? Or, you can click a place. Okay? So, halimbawa, gusto mong i-remind ka pagka makarating ka sa ibang lugar. Example, click natin yung place. Okay? So, dito, lagay natin yung location. Diba, lagay ko, pagka nakapunta ako ng Manila, yan, Manila, okay, yan Manila. So, automatic yan, pagka nakarating ako Manila, mariremind ako kung ano yung aking gagawin, kung may bibilhin ba ako or wala. So, yan. So, yan guys, yung mga useful features na ginagamit ko sa Google Keep Notes. So actually, marami pang features dyan. Pero yung mga basic na, so pwede mo nang i-explore. Explore pa yung Google Keep Notes. So hopefully guys, ito ay makakatulong sa inyo, sa inyong trabaho, to be more productive sa yung ginagawa. And pagka nagamit nyo ito, let me know guys. So pwede nyo i-comments sa ibaba kung ano yung features ng Google Keep Notes na nagagamit nyo palagi, or kung mayroon kayong request, so i-comment nyo lang sa baba. At kung nagustuhan nyo naman yung video na ito, like naman dyan at
Kung hindi ka pa nakapag-subscribe, subscribe ka na para palagi kang updated pag mayroon tayong bagong video.